magandang araw sa inyong lahat. Since February 14 ngayon, 2021, nais ko kayong batiin ng Happy Valentine's Day. Lalo-lalo na sa dalawang lalaki sa buhay ko maliban sa aking ama na nasa langit na, si John Joseph Distanco Antones, ang aking nag-iisang lalaking anak, at ang siyempre ang aking asawa, si Joseph Antones. Binabati ko din ang aking mga kapatid, ang aking mga kaibigan, ang aking pamilya. Happy Valentine's Day! Shoutout ko din ang aking mga kapwa YouTuber na sina Kylife Homestead. Ang kanyang pong channel ay naglalaman ng kanyang mga personal vlog tungkol sa buhay niya sa Amerika. Si Marce Torsende, personal vlog din tungkol sa buhay niya sa Poland. Si Maxi and Sophie Vlog, ang dalawang cute na bata na naglalaman ng kanilang YouTube channel ng kanilang mga personal vlog din. At syempre, nais ko rin i-shoutout ang channel ng aking anak na Titay's TV. Personal vlog din po ang nilalaman ng channel niya sa Pilipinas. Siya po mismo ang gumagawa ng kanyang mga video. So let's go to the main topic. Mga benepisyo ng isang simpleng yakap. Ano nga ba ang isang yakap? Ang yakap ay isang aksyon na ating ibinibigay sa ating mga mahal sa buhay o maging sa ating mga kaibigan upang ipadama natin sa kanila ang ating pagmamahal at ang kanilang importansya. Alam niyo ba na meron pang ibang benepisyo na ibinibigay ang isang simpleng yakap sa ating kapwa? Kung nais ninyong malaman, hinihiling ko na i-subscribe ninyo ang aking channel sa mga baguhan pa lamang, i-click ang like at ang notification bell upang magiging updated kayo sa mga susunod kong video. Ayon sa mga eksperto, ang average hug ng dalawang tao ay umaabot lamang ng 3 seconds. Ngunit, kapag ito ay umabot ng 20 seconds, nagkakaroon ito ng malaking epekto sa ating katawan maging sa ating isipan. Alam niyo ba kung ano ang mga ito? Una, ang simpleng pagyakap ay nakakapaglabas ng hormone na oxytocin sa ating katawan. O ito ang tinatawag na love hormone o cuddle hormone na kung saan nakakaramdam tayo ng comfort and relief kapag tayo ay niyayakap. Sa mga oras na tayo ay depressed or malungkot, natatakot or kinakabahan. Pangalawa, ito rin ay nakakatulong upang mapabilis ang paglabas at pag-circulate ng endorphins sa ating katawan. Ang endorphins ay nakakatulong upang mabawasan ang tensyon na ating nararamdaman, at ito'y nakakatulong din upang mabawasan o maibsan ang sakit at kirot na ating nararanasan. Ikatlo, ang simpleng pagyakap din ay nakakatulong sa pagdami ng dopamine at serotonin na nakakapag-boost ng ating mga mood at nakakapagbawas ng mga sintomas ng depresyon. Ikaapat, ito rin ay nakakapagbigay ng tiwala sa sarili, lalong-lalo na sa mga bata. Ang pagyakap sa isang bata sa oras ng kailangan nilang gumawa ng isang bagay mag-isa ay nakakatulong upang manumbalik ang kanilang lakas ng loob upang gawin ang isang bagay. Sa isang salita, ang ating pagyakap sa isang tao sa ganyang mga sitwasyon ay upang maipakita o maipadama natin sa kanila ang ating suporta. Ikalima, ito ay nakakapaglakas ng ating immune system. Bakit? Ang isang tao na malungkot, depressed, may nararamdamang sakit, kirot, puno ng pangamba, at natatakot ay yung mga taong madaling madapuan ng sakit. Sila yung mga taong loner at galit sa mundo, walang kaibigan, walang mga taong nagmamahal. Kapag ganitong sitwasyon, madaling maigugupo o manghihina ang katawan ng isang tao hanggang sa ito ay magkasakit.
Pero kapag ikaw ay maraming kaibigan at taong nagmamahal, ang isang simpleng yakap lamang nila ay maibabalik agad ang iyong tiwala sa iyong sarili hanggang sa mabago ang iyong buhay. Ganyan ang magic ng isang simpleng yakap. Ika-anim, nakakadagdag ng ating kaligayahan. Napakasarap sa ating pakiramdam na nasa tabi natin at kayakap ang mga taong nagmamahal sa atin. Dahil dito, nalilimutan natin ang mga problema, sakit, takot at pangamba. Dahil nararamdaman natin ang seguridad, proteksyon, suporta at pagmamahal sa kanilang mga simpleng yakap. May kasabihan nga na, happiness is a warm hug. Ikapito, nakakapagpatibay ng relasyon. Ito ay hindi lamang applicable sa dalawang taong nagmamahalan, kundi maging sa ating mga kaibigan. Dahil pinanatili nito ang tiwala sa isa't isa. Ang ating pagdamay sa ating mga kaibigan sa oras ng kanilang pangangailangan sa pamamagitan ng isang simpleng yakap ay makakapagbago sa pananaw ng kanilang buhay. So ngayon, alam na natin ang maaaring makuha nating benepisyo sa isang simpleng yakap. Tatanungin kita, kailangan mo ba ng isang yakap? Ipagkakait mo ba ang isang yakap sa isang kaibigan na nangangailangan? Maibibigay mo ba ang isang yakap ng libre, walang kapalit? Kung oo, ako'y proud sa iyo dahil isa kang kaibigan na handang dumamay sa oras ng pangangailangan. Hanggang dito na lang po at sana nakapagbigay ako ng karagdagang kaalaman para sa ikauunlad ng ating pananaw sa buhay. Sana hindi natin ipagkait ang isang simpleng yakap na maaaring ikabago ng pananaw ng isang tao sa kanyang buhay. This is Joy Antunes saying again, Happy Valentine's Day to all of you and thank you very, very much. Hope you like this video and consider subscribing my channel and clicking the notification bell. Maasalamat.